ako nga pala si Alia Ayentita Niedo, nag-aaral sa Benguet State University, Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science. Dito sa RAF or Roger Austria Farm, madami akong bagay natutunan. Isa na rito ang paggagatas at yung pag-pasteurize ng gatas. Pangalawa, natutunan ko rin mag-hoof trimming. Pangatlo, at yung pinaka-memorable sa akin is yung natuto akong mag-drive ng truck or tractor na ginagamit sa farm. And sa pang-apat, dun sa may kabilang farm ni sir, dun sa may kung saan nagtatanim ng corn para gawing silage, doon, natry kong mag-abono, magtanim, at mag-spray. Ang tips ko lang dun sa paggagatas, sa pag-pasteurize, kailangan maaga ka. And syempre, sa pagre-restrain ng animals, dapat maingat tayo. Maaari kasi sila dun na ma-accident or magasgasan dahil dun sa pagre-restrain. Dapat proper ang pagre-restrain para hindi rin may stress yung goat na gagatasan at para mas mapabilis ang trabaho. Ang isa pang natutunan ko din is yung after, kailangan din ng hygiene sa pagre-restrain. Pupunasan, after mapunasan, after gagatasan na. And then, after magatasan, nandun yung ititip yung teats niya dun sa solution ng betadine, dun sa teat dip cup. And then, para yung hindi magkaroon ng infection dun sa kanyang teats. And sa pagpapasteurize, kailangan ng mga cloth and pakulaan siya with the right temperature para maiwasan yung mga germs or kung ano man ang pwedeng mapasa sa tao kapag ininom yung milk ng gatas. And then, kagaya din sa milk, yung sa hoof trimming naman is kailangan yung mga gagamitin na tools ay matulis or yung blade niya is okay. Kasi kapag mapurol, mahihirapan yung nagtitrim na itrim yung hoof ng mga goats. And maari rin yung maging cause ng pagkasugat or maling pagka-trim ng hooves ng kambing or ng sheep. And then, sa tractor, dapat huwag kang matataranta sa pagdadrive. Dapat focus lang dun sa taan and dahan-dahan rin sa paggagas kasi kung mabilis yung pagtapak sa gas, syempre mabilis tinaandar ng tractor at mahirap din kontrolin kung mabilis na at natataranta. And sa pagtatanim, doon ko rin din na-experience yung gumamit ng Armalite. Talagang nakakatulong yun sa pagtatanim para hindi sumakit yung likod. And then, dun din sa kabilang farm ni sir, dun kung saan nagtatanim ng corns is, natry ko rin mag-fertilize and mag-spray. Ang mahirap lang sa pag-spray is kung hindi mo kaya yung dala-dala mo sa can is mahirapan ka talagang maglakad at mag-spray. Ang tips ko lang para sa darating na OJT dito is mahalaga rin yung transportation na meron. Kung wala kang transportation or tricycle or motor, mahihirapan talagang mapunta sa bayan and makabili ng kaya kailanganin. Ang masasabi ko lang dito sa farm na pagtanto ko na lahat ng bagay ay nagsisimula lang sa malaki at lahat ng bagay ay natututunan. Kaya dahil dito, nangangarap ako na balang araw ay gusto ko rin magkaroon ng ganung farm na kung saan ay maaari akong makakupkop ng mga OJT na aking matutulungan para sa kanilang future employer. Yun lang, salamat. My name is Emilia Chica. I'm from Baguio City, a third year student from Benguet State University taking a Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. So, ang mga experience ko dito is that ang first time kong magpatubig ng maisan. And sobrang lawak nun. I think it is 1.5 hectares. Sobrang init siya. Grabe. Lalo na pag mga tanghali. Super init niya. Though malamig naman yung tubig. Mainit na nga yung weather. Mainit din yung lupa. Kaya huwag ka magpapaapa. Mapapaso yung paa mo. And sa tips ko naman dyan sa mga mag-OJD dito from our college, College of Agriculture, Benguet State University. Ayun lang. Sa mga girls, do magtutuloy naman kayo dito.
Pero suggest ko mas maganda pag may tent kayo. Mas maganda pag may tent kayo at may electric fan. Kasi pag yung electric fan nasa loob ng tent nyo at naka-open yun, kulob yung hangin malamig sa loob. Yun ang isang tip ko. Yun lang. Hi everyone, I am Madonna Betayan from Benguet State University, an agriculture student, major in animal science, and my most memorable experience here in RAF is ang pag-milking, pag-pasteurized, actual driving of tractor, and then yung paggamit ng Armalite, which is yun yung ginagamit nila dito for planting mais. Ayun. Ako po si Joseph Victor Bustillo from Benguet State University. Currently taking up a Bachelor of in Agriculture major in Animal Science. So, ang experience ko po dito, actually po, first time ko po ma-experience na magtrabaho sa farm. So, na-experience ko pong magpatubig, kumuha ng mga napier grass, magtabas po. Tapos, magpakain po ng mga kambing using the silage. Cut and carry method din po. And ang experience ko po dito is panibago po kasi first time working in the farm. Sobrang hirap pala maging farmer. So tumaas po yung respeto ko sa ating mga farmers. My tips naman po for the incoming BSU-OJTs is magdala po ng tent. Tapos maganda po pag may airbed kasi handy siya. And ang comfortable po, higaan. Tapos yung electric fan nyo po, make sure po na gumagana. Kasi pag hindi yan gumana, and ang hirap mag-survive dito sa farm. Ayun lang po. Hello, I am Laila Pilo from Kepan Vizcaya, currently studying at Benguet State University. So ang mga na-experience ko dito ay mag-milking, mag-pasteurize, magpakain ng mga goat and sheep, ng silage at fresh forage. Na-experience din namin magpatubig, mag-spray, magtanim ng corn. And the most memorable na experience ko dito ay yung milking, kasi pagkarating ko dito, hindi ko naranasang mag-milking. And that's it. I will remember all the experience na naranasan namin dito. My name is Virgie Baon Busoy. I am from Pungayang Kapangan, Benguet. Currently studying at Benguet State University, taking up Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. My experience here is, for me, it's lahat ay bago para sa akin. Kasi yung mga iba is hindi ko natutunan sa school, gaya ng pagpapakain ng mga hayop like the corn silage and the forages. Also, yung pagagatas sa mga kambing is medyo nanibago ako nung una, pero nung mga past days is at least parang gamay ko na siya. And that is the most exciting part para sa akin, kasi kapag may nilalabas na maraming milk yung kambing is I'm parang na-overwhelm ako. And para sa mga bagong pupunta rito is, for me, mas maganda kapag ready kayo to learn new experiences and also maging attentive sa mga tinuturo ng mga nagtuturo and maging friendly sa mga farm workers na nandito. And that's all po. Thank you. Hi guys! Welcome to my vlogs!